Ang Pilipinas ay nangunguna bilang pinakamalaking bilang ng mandaragat sa mundo, kawili-wili. At si Enrique O. Awang, na malamang ay isang Pilipinong mandaragat, ay maaaring ang unang nakapag-ikot sa buong mundo na hindi sinasadya. Isipin niyo yon. Ngunit alam niyo ba na naitala ni Columbus na siya ay sadyang papunta sa lugar na ngayon tinatawag na Pilipinas? Kung hindi niyo to alam, mabubuksan ito ang inyong paningin dahil hindi naman niya pinlano at di niya rin naisip na nadiskubre niya ang Amerika. Mabuhay! Ito ang isang daang palatandaan na ang Pilipinas ay sinuunang lupain na ginto na Ophir sa Biblia at sa kasaysayan. Hindi ito isang pabula at napatunayan na ito ng buong detalye sa Solomon's Gold series ng The God Culture. Dahil sa kahilingan ng maraming taga-subaybay, kami ay maglalahad ng isang daang nakapanghihimok na palatandaan na talaga namang mga patunay at ebidensya mula sa pananaliksik na ito at amin lang maiging tatalakayin ang mga pinakamakapanghihimok na mga punto. At oo, nasa mahigit na isang daan ang mga pagpapatunay. Ang mga bidyong ito ay para sa mga taong hindi nagkaroon ng oras panoorin ang Solomon's Gold series. Maaaring dahil sa mas mahaba yon. At ito ay madaling i-share sa mga kaibigan o pamilya, lalo na ang mga nag-aalinlangat may pagdududa. Hindi kayang palitan ng maikling mga videos na ito ang 50 serye na yon o tapatan ng lawak ng pagpapatunay. Ngunit ito ay mabisa pa rin gayunpaman. Maaaring panoorin ng Solomon's Gold series para sa nais ng kumpletong ebidensya o malawakang pagpapatunay. Ngunit sa ngayon, itong 26 sa ating isang daang palatandaan na ang Pilipinas ay ang sinaunang lupain ng ginto na Ophir. Halina't panoorin. Why do you wish to sail west? To open a new route to Asia. Asia is the richest kingdom, the land of spices and gold. At the moment, there are only two ways of reaching it. By sea, sailing around the African continent. The journey takes a year. Or by land. But the Turks have closed this route to all Christians. There is a third way. By sailing west across the ocean sea. The distance is unknown. It's said to be infinite. Superstition. I believe the Indies are no more than 750 leagues west of the Canary Islands. How can you be so certain? The calculations of Toscanelli, Marin de Tir, Esdras. Esdras is a Jew. So what's worse? 2 minutes, and already you're a dead man. For telling the truth? Yes. We are burning people for less. Ating gagalugarin ng ilang mga pinagkunan ng naitala. Ginamit ni Columbus mula sa banal na kasulatan ang aklat ng 2 Esdras, Isaiah, maging ang mga hari at kronika at Ophir sa sipi ng Biblia upang matunto ng Ophir at Tarshish sa timog silangang Asya. Ginawa niya ito bago ang kanyang paglalakbay at iyon ang kanyang destinasyon, hindi ang Amerika na ang sinumang nagsasabi ng gayon ay hindi man lang binasa ang mga mismong tala ni Columbus. Ang unang sanggunian na ating binabanggit na ginamit din natin ang bawat slide nito upang mahanap mo ito sa sarili mo at makumpirma. At kahit pabasahin ang buong libro sa konteksto nito kung inyong kakayanin, ay mula sa Christopher Columbus and the Participation of the Jews in the Spanish and Portuguese Discoveries. Kung kayo ay nagtataka, oo, si Columbus ay isang Marano o Converso Jew. Aming napatunayan ito ng maigi sa aming Lost Tribe series. At sumang-ayon ng mga author nito. Mula sa ulat ng Stanford, sa katunayan, ang nagtulak kay Christopher Columbus upang magtungo sa Amerika ay ang kayamanan ni Solomon. Hinahanap ang balon ng gintong kayamanan ni Solomon sa biblical na Tarshish at Ophir. Nagpasya si Columbus na mag-shortcut sa silangan. Inikot niya ang lahat na hindi mapigilan na problemang politikal sa gitnang silangan. Sinasabing sa paglapag nila sa baybayin ng ngayon, Honduras at Panama, may isang katutubo ay napagtanungan ni na Columbus, tinanong ng tagasalin kung nasaan sila,
at ang nabigkas ay katunog na parang Ophir. Di nagtagal pagkatapos noon, nagpadala ng sulat si Columbus kina Ferdinand at Isabella upang mailagay ang ginto ni Solomon sa kanilang pamamahala. Isinulat ni Weitzman. Kaya saan papunta si Columbus? Sa timog silangang Asia papuntang Pilipinas na sa katunayan ay tinatawag na ring Ophir at Tarshish na mga panahong iyon. Maghanap ka pa ng ibang bansa na may ganoon ding pangalan at wala kang mahahanap. Sa Smithsonian Magazine, si Columbus ay nakagawa ng 4 na paglalakbay sa Amerika, kung saan niya nagalugad ang isang kamanghamanghang malaking lugar sa Caribbean at isang bahagi ng hilagang baybayin ng Timog Amerika. Sa bawat isla, ang unang bagay na tinatanong niya ay ang tungkol sa ginto at buo ang kalooban niya na sa bawat bakas na makita niya. At sa Haiti, nakakalap siya ng sapat na ginto upang makumbinsi ang sarili niya na ito ay Ophir. Sa kasamaang palad, ang Espanyola ay hindi ang Ophir at wala itong katulad na halaga ng ginto na inakala ni Columbus na mayroon. Ang mga piraso na ipinakita sa kanya ng mga katutubo ay ang mga akumulasyon na ng maraming taon. Ngunit saan ang pinaniniwalaan ni Columbus ang kanyang kinaroroonan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan? Hindi Amerika. Akala niya, siya ay nasa Pilipinas, sa Ophir, Tarshish at Hardin ng Eden. Kahit ang history.com, matapos maglayag sa buong karagatang Atlantiko, ang Italianong explorer na si Christopher Columbus ay nakita ang isang isla ng Bahamian at pinaniniwala ang nakaabot na siya sa Silangang Asya. Eksakto, hindi niya alam na nasa Amerika na siya at magiging labis na kabiguan nang malaman na hindi siya nakaabot sa Ophir. Ang kanyang ekspedisyon ay umabot sa baybayin sa parehong araw at inangkin ang lupain para kay Isabella at Ferdinand ng Espanya, na sumuporta sa kanyang pagtatangka upang makahanap ng isang ruta sa kanlurang karagatan patungong China, India at ang mga pabulang isla ng mga ginto at pampalasa sa Asia. Nakilala ni Columbus si Haring John II ng Portugal at sinubukan niyang hikayatin siya na susugan ang kanyang Enterprise of the Indies na kanyang tawag sa kanyang plano. Nakita ni Columbus ang Cuba na inakala niya ay mainland China. At ng Disyembre, ang ekspedisyon ay nakarating sa Hispaniola, na akala ni Columbus ay maaaring Japan. Tingnan ang pananaliksik ni Columbus ay napakahusay sa paghahanap ng Ophir, ngunit ang kanyang paglalayag ay hindi. Sa isa pang libro, The Jews and Their Expansion of Europe to the West, alam kong patuloy nating nakikita ang isang pangkaraniwang tema dito. Oo, marami sa mga manlalakbay ay mga Hudyo, tulad ng mga sinaunang Heswita lalo na. Kaya ang mga may akda na ito ay tumpak sa paglalarawang iyon. Muli, natalakay natin yon ng higit pa sa aming Lost Tribe series. Ang parehong taludtod mula sa kronika, bukod dito, ay sinabi ni Columbus mula sa isang postil sa Historia Rerun, kasama ang isang mahabang sipi na kinopya mula sa talakayan ni Josephus tungkol sa armada ni Solomon at na mga paglalakbay nito sa Ophir. Tinalakay namin ito sa Solomon's Gold Series. Naniniwala si Josephus na ang Ophir ay nasa Indies, hindi ang mainland India, at na ang Ophir ay ang Greek Chryse, lupain ng ginto na tumuturo ang mga mapa sa Pilipinas bilang Chryse o Ophir sa kanyang panahon na maraming beses naming naipakita sa inyo. Maliwanag si Columbus sa kanyang pananaliksik sa lokasyon ng Ophir at Tarshish na talagang ginawa niya sa isang pagsisikap upang mapatunayan sa kanyang sarili na ang dalawang lugar ay iisa. Dahil sila, muli ang mapa mula sa 43 AD na lalong napatunayan, gayon na rin ang Biblia, makakarating din tayo roon. At malayo sila sa silangan na ang barkong naglalayag pa kanluran ay maaaring maaabot sila. Muli, ang kanilang heograpiya ay hindi maayos. Ngunit maging patas tayo sa kanya, wala pa kahit sinong nakakaabot sa kanila mula sa kanluran, at bilang resulta ng kanyang paglalakbay, alam nila na mayroong dalawang kontinente silang madadaanan at walang landas na madadaanan na kung saan siya napadpad.
Nahanap niya ang Amerika, pero hindi ito ang kanyang pakay. Maging ang hari ng Espanya na nagpatuloy na umupan ng manlalakbay upang pumunta sa Tarsis at Ophir na nangangahulugang hindi ito sa Espanya o Britanya. Matapos niyang lakbayin ang pakanlurang ruta, dagdag pa rito. Binaling ni Columbus ang kanyang atensyon kay Haring Solomon at sa Ophir na sa kanyang pag-iisip ay kung saan siya nakarating at ano pa ang kanyang mga natagpuan. Ayon kay Peter Martyr, maaaring sa simula pa lamang ng pagkakatuklas niya sa isla ng Hispaniola, kinilala na agad ni Columbus na ito ay ang Ophir. At ang iba pang ebidensya ay nagpapatunay na pinanatili ni Columbus ang paniniwalang iyon sa natitira pa niyang buhay. Hindi alam ni Columbus na nakarating siya ng Amerika at ginulo niya ang kasaysayan sa pagtatalagang nakarating talaga siya. Ang ilan ay ipinipilit na ang Ophir ay nasa Amerika, maging ang Hardin ng Eden, subalit hindi nila binigyang pansin na si Columbus mismo ay hindi naniniwala na siya ay nasa Amerika. Nagpapangalan siya ng mga bagay base sa kanyang mga nasaliksik noong una pa, na ang nasa isip niya, siya ay nasa Timog Silangang Asya. Sa isang hindi mabigyan datos na sulatin, isinulat niya sa kanyang Pliny's Natural History, binanggit niya ang unang lugar na nahanap niya sa Bagong Mundo na Feyti, ang pinagmulan ng ngayon tinatawag na Haiti, o Ophir o Sibangu, na kung saan aking binigyang pangalan na Hispaniola. 10 taong ipinipilit ni Columbus na ang Hispaniola ay ang Ophir o Ofas o Sipangu. Paalala, ang Sipangu kay Columbus ay hindi ang Japan, ngunit ang kaparehong lugar na Ophir at Ofas na aming ipinakita sa inyo na dalawang magkaparehong lugar. At pansinin din na alam niya na ang Tarshish ay ibang isla. Alam niyang ang 2 Esdras ay tumukoy sa The Lost Tribes of Northern Kingdom na nagtungo sa parehong lupain. At siya ay naniniwala na ang Pilipinas din ang Hardin ng Eden. One explorer took these separate legends and connected the dots. His intention was to sail west from Europe to find the Garden of Eden itself. His name? Christopher Columbus. Christopher Columbus, first and foremost, was searching for a water trade route to Asia. But in the back of his mind, as he went on these voyages, he also, according to some of his letters and some of his documents, was searching for the Garden of Eden. Columbus believed he could reach Asia by traveling west, but he also knew that Eden was on the border of Asia. On his third voyage in 1498, Columbus made a discovery that to him must have been akin to a miracle. Christopher Columbus claimed to have found the Garden of Eden in Venezuela. In a place called Paria, he saw a set of mountains in the distance and a lush tropical landscape that to him seemed to suggest he had in fact located the Garden of Eden. Columbus was convinced of his success, because the land he found matched every description of Eden, from the pages of the Bible to medieval legends. He saw the physical signs that to him indicated the Garden of Eden was there. And these signs included the mountain that was partially hidden by clouds, the temperature, which was neither too hot nor too cold. When he saw the Orinoco River emptying there into the sea, the mass of water so inspired him that he thought maybe he had discovered the entrance to the Garden of Eden. And in his letters written during that second voyage, he indicated that he regretted not being able to explore it further. In his letters, Columbus speculated that the exotic tropical plants he saw were the forbidden fruit eaten by Adam and Eve. Christopher Columbus is someone who I believe was capable of enormous self-deception. This is a man who seems incredibly stubborn and also someone who is not willing to let the facts interfere with what he thinks is right. Columbus did in fact believe he had found the Garden of Eden until he died. Ito ay isang mapa noong 1507 sa panahon ni Columbus bago pa si Magellan na nagpapakita ng silangang bahagi, ang Indonesia lalo na at ang China sa taas
Ngunit konektado sa Greenland na para bang ang Amerika ay wala doon. Walang ideya si Columbus na nakatagpo siya ng dalawang kontinente sa panahong iyon. Akala niya na siya ay nasa silangang bahagi. Ang tinutukoy ay Pilipinas. Ito ay itinuro sa atin ngunit kahit papaano nakikinig tayo sa mga kolonyal na naratibo. Kailan may hindi natagpuan ni Columbus ang Ophir? Natagpuan niya ang Spanyola na tinawag niyang Ophir, Tarshish at Ufas kahit si Pangu. Hindi tama. Ngunit ang katotohanan na akala niya na magkakasama sila ay malaki ang sinasabi patungkol sa kanyang pananaliksik na sa totoo ay maganda-ganda ang mga linyang iyon. Tinawag niya ang Paria, Venezuela na Hardin ng Eden. Ngunit hindi naman na siya ay nasa maling lugar para tumugma sa kanyang sariling pananaliksik. Kami ay gumuwit ng isang malaking pulang tuldok sa lugar kung saan akala ni Columbus ay narating niya, ang Pilipinas. Subalit hindi natin kailangan na basta sumang-ayon ng ganon sa sinabi ni Columbus at magsaliksik tungkol dito. Hindi na kailangan pa. Ating tatalakayin si Magellan, ang hari ng Espanya, Sebastian Cabot at si Pigafetta sa susunod. Hindi ito misteryo. Alam nilang lahat na hindi ito nakita ni Columbus sapagkat patuloy nilang hinahanap ito. Ang talagang nakakatawang bagay ay ang pagkuha ng Portuguese sa Indonesia noong 1511, 10 taon bago si Magellan, at gayunpaman hindi nila nasakop ang Ophir o kahit na anong tala na sinubukan man lang nila. Nagtataka ba kayo kung bakit? Sapagkat sila ay nandun na at aming ipapakita sa inyo na alam din nila kung nasaan ang Ophir. Dahil ito sa ang Ophir ay may puwersa na noon sa bilang na siyang tumulak sa kanila na umatras. Dahil mayroon din itong malaking hukbong dagat, ipapakita namin sa inyo. Hinayaan lang ito ng Espanya, hindi dahil sa hindi nila ito gusto, at alam nilang ito ang Ophir. Subalit alam nila na kakailanganin nila ng mas malaking puwersa. Katakatakang ang mga naratibong ito ay nabuo sa hindi pinaghusayang paraan ng akademya, at ang mga bata sa kasamaang palad ay natuturuan ng mga kasinungalingan na ito. Ang mga manipuladong naratibo ay sinasadyang hilahin ng Pilipinas pababa. At kahit ang mga Pilipino ay itinuturo ito sa kanilang kapwa Pilipino. Hindi dahil sa pinaniniwalaan din nila ito kundi dahil sa tinanggap na lang nila ang ganitong kaalaman. Para itong Stockholm Syndrome. At narinig na namin ito sa iba na susubukang ito idebate. Subalit wala namang suporta ng katotohanan. Kundi mga kontroladong naratibo. Na balibaliko na aming binubuwag dito. Kahit pagkatapos noon, naiwanan sila ng hindi pagsang-ayon at ang ilan ay nais talagang ipagtanggol ang naa na yan. Ngunit hindi ito magtatagal dahil gigising ang Pilipinas at babangon. Sinabi ito ng Mesiyas at ipapakita din namin ito. Katulad nga ng paulit-ulit na nating nasabi, walang question o debate na ang Pilipinas ay lupain ng mga ginto sa lahat ng kasaysayan. Panahon na upang maisawalat muli ang kaalamang ito. Para sa mga magkokomento ng walang alam, huwag kayong mag-alala dahil sanay na kami dyan. Hinahamon namin kayong panoorin ng Solomon's Gold Series ng The God Culture, ang orihinal na YouTube channel na nagpapatunay na ang Pilipinas ay ang Ophir. Kahit dito ay nagbibigay kami ng pirapiraso at malinaw na punto, ngunit inyong panoorin paanong pinagtahi-tahi ng 100 palatandaan ng ating kasaysayan, ang Biblia, ang siyensya, ang geografiya, lengguwahe at iba pa. Bukod pa dito, ang sering ito ay talaga namang gugulatin kayo. Maraming salamat sa panonood ng 100 palatandaan. Mangyari lamang na mag-subscribe kayo sa The God Culture YouTube channel at panoorin ng Solomon's Gold Series sa wikang Ingles o Tagalog. Magkakaroon ng link sa susunod na screen. Huwag kalimutang pindutin ang bell at ilike ang aming bagong Facebook, The God Culture Original. Kaya nating malaman ang katotohanan at naniniwalang ito ay pag-aari ng Pilipinas at walang sino man ang kayang pabulaanan ito. Hanggang sa susunod!